Miss Peachy Ruiz, late ka na naman. Sabi ni Sir Bernard. Sir, pasensya na po. Sabi ko naman. Hindi naman talaga ako madalas malate. Madami lang akong naging problema sa bahay. Kaya di ako nakakapasok ng maaga. Parehong nasa Italy ang parents ko. My mom is a doctor, while my dad is an engineer. Kasama ko naman sa bahay ang ate ko at ang asawa niya. Nag-aaral ako sa isang exclusive high school sa Muntinlupa. Strict ang parents ko, pero mas strict si ate at ang asawa niya. By the way, I am 18 years old na nga pala. Kaka-18 ko lang last October. Fourth year high school pa lang ako. I was forced to stop for 1 year kasi nung pinauwi ako ng parents ko sa Manila from Italy. Instructor ko sa social studies si Sir Bernard. Bihira lang ang male instructor sa school namin. Kaya naman madaming nagkakagusto sa kanya. 40 years old na siya. Pero talagang malakas ang appeal niya sa mga teenagers kahit na nga may asawa pa siya. Madaming bulong-bulungan sa school namin na nakikipagrelasyon daw si Sir sa mga students niya na he finds attractive. I know na mali yung ginagawa niya kasi he's an adult na and mga minors pang majority ng mga students niya. Pero I guess, incidents like that are unavoidable. A lot of people say in how wiko daw si Jillian Ward pag mukha ang tinitignan. At medyo iba na alawi naman daw ang katawan ko. I am a half Filipina, half Italian, kaya siguro malaking bulas ako. I am always attracted to older guys, pero I told myself na never ako papatol sa may asawa na. And hanggang pa-crush-crush lang muna ako. I want to graduate and have a job muna bago ako ma-inlove at magka-boyfriend. That was my plan. But everything changed nung nakilala ko si Sir Bernard. Nung una palagi niya akong pinapagalitan at pinapahiya sa klase pag nagkakamali or pag late ako dumating. Isang beses na huli niya akong umiiyak sa classroom, uwian na nun, kaya wala ng mga students. Meron na lang mga natirang ibang teachers, kagaya ni Sir. Umupo siya sa tabi ko, pero di nagsalita. Inabutan niya lang ako ng panyo at hinimas-himas ang likod ko. Tatayo na sana siya. Pero I held his arm and asked him to stay with me muna kasi I don't want to feel alone. So that's what he did. He stayed with me. I started sharing my problems with him. I told him na may crush ako sa asawa ng ate ko. And I'm not happy with what I feel kasi I know na mali yung na-feel ko. Sabi ko, naiinggit ako pag nakikita ko kung paano alagaan at mahalin si ate ng asawa niya. Gusto ko din ng ganun. Sabi naman ni Sir Bernard, iha, bakit ka maiinggit kung pwede ka din naman maghanap ng lalaking mamahalin at aalagaan ka? Pero kasi Sir, nasilip ko minsan si ate at yung asawa niya na may ginagawa sa CR namin at sa itsura ni ate parang gustong-gusto niya yung ginagawa sa kanya. Sabi ko naman, ano bang ginagawa nila? Tanong ni Sir. Di ko din alam, Sir. Basta, nakita ko lang si ate na nakataas ang isang paa habang nag-shower. Tapos yung asawa niya, nakaluhod at parang hinahagkan yung tiyan ni ate. Sagot ko. Nagulat ako nung biglang hawakan ni Sir Bernard ang mukha ko. At sabi niya, alam mo ba na ang ganda-ganda mo, Peachy? Madaming lalaki ang gugustuhin na mahalin at alagaan ka. Lalo na
paligayahin ka. Wika niya. Di ako nakagalaw at nakapagsalita. Napatitig lang ako sa mga mata niya. Naramdaman ko na lang na hinihimas niyang buhok ko, ang pisngi ko, at maya-maya pa, naramdaman ko na lang na nakadikit na ang labi niya sa labi ko. Di yun gumagalaw kaya naman itinula ko siya at sinabing, "Ano ginagawa mo, sir? Palalagpasin ko po ito pero huwag niyo na po ulit-ulitin. Uuwi na po ako." Nagmamadali akong umuwi sa bahay. Naiiyak ako na hindi ko maintindihan. Hindi na mawala sa isip ko si Sir pagkatapos ng halik na yun. He was my first kiss. Kaya naman, sobrang na-awkward na ako sa kanya kinabukasan. Hindi niya na rin ako masyadong pinapansin. 2 weeks ang nakalipas nung biglang may tumawag sa akin. It was Sir Bernard. Nagsorry siya sa akin about the kiss and he invited me na mag-lunch para daw makapagsorry siya sa akin ng maayos. So pumayag ako at nakipag-meet ako sa KFC malapit sa bahay namin. Nashock ako kasi may flowers at saka chocolate pa siyang dala. Sobrang naswitan ako kay Sir kasi first time lang may nagbigay sa akin ng bulaklak. That was the time na nakapalagayan ko na siya ng loob. Nagtawanan kami habang kumakain. Feeling ko noon, boyfriend ko siya. Alagang-alaga ako ni Sir nung kasama niya ako. Nung uuwi na ako, sinabi niya na gusto niya akong ihatid kahit hanggang kanto lang. Pumayag naman ako dahil masaya akong kasama siya. Habang nag-drive, hinawakan niya yung kamay ko at hinalikan. Sabay sabi ng, "Pichi, gusto sana kitang ligawan. Okay lang ba?" Di ako nakasagot, pero nginitian ko siya at hinalikan sa pisngi. Bago ako bumaba ng kotse, tinanong ako ni Sir kung gusto ko rin daw ba siya. Tumango lang ako at kumite. Hinawakan niya ako sa chin at ginawaran ng halik sa noo at sa pisngi. Tapos bumulong siya ng, "Gusto mo ba? Halikan ulit kita sa lips, Peachy." Hinawakan ko lang siya sa may wrist niya at kumite. Dahan-dahang nagdikit ang mga labi namin ni Sir. Mula sa simpleng pagdikit ay gumalaw na ng unti-unti ang mga labi niya sa labi ko. May kakaibang sensasyon na hatid ang halik ni Sir. May kung ano itong ginagawa sa katawan ko na never ko pang naramdaman dati. Naging madalas ang pagkikita namin ni Sir at palagi namin ginagawa yun kada magkasama kami at kahit na minsan sa school pag may pagkakataon. Masaya ako every time na magkasama kami ni Sir. Di ko alam kung anong meron kami, bastang alam ko, masaya ako. Isang beses na huli ko siya na may kasamang ibang babae sa classroom. Nakita ko na hinahalikan at sinusubo ng classmate kong manoy ni Sir. Nagulat ako, ang buong akala ko ay ako lang ang student na gusto ni Sir. 1 week ko siyang hindi pinansin at kinausap. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng selos. Ayokong mawala sa akin ang atensyon ni Sir, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Pero ano kaya pwede kong gawin? Kailangan ko na ba siyang sagutin? Kailangan ko na ba gawing official yung relationship namin para hindi na siya maghanap ng iba?
Thank you.